Ako nga pala si Paul. Lumaki sa piling ng aking lolo at lola. Hindi ko alam kung bakit ako iniwan ng aking sariling ina, ngunit isa lang ang alam ko. Wala na akong balak na kilalanin pa ang aking ina. Hindi na kasi siya bumalik sa loob ng halos 20 taon. Kinilala kong ina ang aking lola Esme na siyang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Simula nung umalis ang aking ina ay hindi na rin siya nagparamdam pa sa aking lola Esme at lolo Nado. Wala nga akong kaide-ideya kung ano ang wangis ng aking ina, Kuya Roms, sapagkat wala man lang siyang ni isang litratong iniwan sa bahay na kinalakhan ko. Wala naman akong naging problema sa mga bagay-bagay. Pumapasok din ako sa eskwela, Kuya Roms, ngunit hindi ko tinapos ang kolehiyo. Pinili ko na lamang ang magtrabaho sa isang fast food chain sa bayan. Nangungupahan lamang ako ng isang kwarto sapagkat may kalayuan niyon sa bahay namin. Magastos na kapag pinili ko pang umuwi. Mura naman ang upa ko sa boarding house kung saan malapit sa pinagtatrabahuhan ko, kaya kahit papaano ay nakakatipid ako. Kahit papaano ay nakakaipon ako. Ako ang tipo ng lalaki na hindi maluho, Kuya Roms. Marunong akong magtipid sapagkat iyon ang turo sa akin ng aking lola Esme. Sa edad na 20 ay wala pa akong naging kasintahan sapagkat balak ko sanang tapusin muna ang pag-aaral bago pumasok sa isang relasyon. Ngunit hayon at hindi na nga ako nakapagtapos. Ganun pa man ay hindi pa rin ako nagkaroon ng girlfriend. Hindi ko alam kung bakit wala man lang akong natitipuhan sa mga babaeng nakikilala ko. Hindi naman ako torpe, ngunit ganun siguro talaga. Ihintayin ko na lamang ang tamang babaeng darating sa buhay ko. Bata pa naman ako at tiyak na hindi naman ako tatandang binata. Nang araw na yon ay pauwi na ako sa aking boarding house, Kuya Roms, nang hindi sinasadyang mabangga ko ang isang magandang babae. Hindi katulad sa mga pelikula ay walang kahit na anong gamit na nahulog mula sa mga kamay niya, ngunit bahagya siyang napahawak sa sentido niya. Doon yata tumama ang balikat ko, kaya naman, ganun na lamang ang aking pagkataranta. Kaagad kong tinanong ang babae kung ayos nga lang ba siya at sinabi niyang okay naman daw siya. Kahit naalata namang nasaktan ko siya, hindi ko alam kung bakit napatitig ako sa babae. May taglay kasi siyang ganda sa kabila ng tila may edad na siyang pagmasdan. Sa tansya ko ay naglalaro sa 30 hanggang 35 ang edad niya. Kapansin-pansin din ang magandang hubog ng katawan niya sa suot na bodycon dress. May kaputian siya at kumikinang ang mga alahas na suot-suot niya. Kung gaano ko siyang titigan ay ganun din siyang makatingin sa akin. Tila ba saglit kaming nahipnotismo ng isa't isa. Hanggang sa ipinilig ko ang aking ulo upang hawiin ang mga bagay na pumapasok sa aking isip. Nang bigla na lamang umiti sa aking gawi ang babae at naglahad ng kamay. Nagtataka man ay tinanggap ko iyon, Kuya Roms. Ako nga pala si Mara. Ikaw, anong pangalan mo? Pasensya ka na ha. Hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Sa tingin ko ay mas nadagdagan ang ganda niya nang umiti siya sa akin. Mahinhin din ang boses niya at hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Bigla akong hindi mapakali lalo na nang maramdaman ang biglang pagpisil ng babae sa aking kamay. Ako na mismo ang bumitaw sa pakikipagkamay niya at bahagya akong napakamot sa batok. Munti ko na makalimutan ang kailangan ko rin palang ipakilala ang aking sarili sa babae. Ako si Paul. Huwag kang humingi ng sorry.
Ako rin naman ang hindi tumitingin sa dinadaanan ko. Baguhan lang kasi ako rito. Diyan lang ako nakatira, oh. Malayo ang naging sagot niya sa sinabi ko. Sinundan ko ng tingin ang itinuro niyang direksyon at nakita kong katabi lamang ng boarding house na inuupahan ko ang unit na inuupahan niya. Ang pagkakaiba lamang ay mamahalin ang unit niya, samantalang mumurahin lamang ang sa akin. Alata naman kasi na may sinasabi sa buhay ang babae. Sa mga alahas pa lamang na suot niya ay alam kong mamahalin. Ganun ba? Diyan lang din ako sa tabi. Sa mumurahin lang ako at wala naman akong pambayad. Mabuti na rin yan, at least may matitirhang ka na desente. By the way, kakain sana ako. Hindi ko alam kung saan masarap kumain dito. Pwede mo ba akong samahan? Don't worry, libre ko na. Sabay ngiti pa niya sa akin. Nakakapanibago, kakakilala pa lamang namin sa isa't isa, ngunit bakit ganun na lamang kagaan ang pakiramdam ko para sa kanya? May kakaibang saya rin sa aking puso. Talagang napakaganda niya sa aking paningin. Kaya naman, lihim na lamang akong napangiti at pinaunlakan ang paanyaya ni Mara. Dinala nga niya ako sa kalapit na kainan kung saan minsan na rin akong kumain. Sakto lamang ang halaga ng mga pagkain doon, kaya pumasok na kami. Kaagad kaming naghanap ng maaari naming maupuan at napili namin sa dulo. Kaunti lamang ang mga customer na kumakain ng mga oras na yon. Mukhang gusto rin ako makilala pa ni Mara, kaya sino ako para humindi? Gusto ko rin naman siyang kilalanin pa. Umorder na siya ng pagkain namin. Tinanong pa niya ako kung ano ang gusto ko, ngunit sinabi kong kung ano ang kakainin niya ay ganun na rin ang sa akin. Napangiti naman siya at pinagbigyan ako, Kuya Roms. Naging maayos ang mga sumunod na araw para sa akin, Kuya Roms. Wala naman akong problema sa aking trabaho at mas naging malapit pa kami sa isa't isa ni Mara. Panay rin ang aya niya sa akin na kumain sa labas na siyang hindi ko naman hinihindian. Napag-alaman ko kasi na wala na siyang kakilala sa lugar, kaya siguro ganoon na lamang niya akong kaibiganin. Mas maganda rin yon para sa akin, at kahit papaano ay matutuon ang aking attention sa ibang bagay. Nalaman ko ring wala pang asawa si Mara, ngunit mayroon daw siyang anak. Hindi na ako gaanong nagtanong pa ng tungkol sa personal niyang buhay, Kuya Roms. Hot mama ang tingin ko sa kanya. Bukod sa may edad na at anak, ay talagang nakakaakit ang ganda niya. Palagi rin kasing revealing ang suot niyang damit tuwing lumalabas kami at kumakain. Hindi maipagkakailang maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya sa tuwing magkasama kami. Wala naman sana ako mali siya para sa kanya, ngunit kalaunan ay nagkaroon ako ng ibang pakiramdam kay Mara. Pakiramdam na tila nais ko siyang makasama sa araw-araw. At nais kong iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa akin, na nais ko siyang angkinin at ariin. Ayaw kong magpahalata kay Mara na iyon ang aking nararamdaman. Mag-iisang buwan na rin kaming magkaibigan at hindi hadlang ang agwat ng aming edad para maging mabuti akong kaibigan sa kanya. Mature kasi akong mag-isip katulad niya. Nagkakasundo kaming dalawa. Nang gabi ngang yon ay inaya ko ni Mara na tumungo sa kalapit na bar na di umano'y namataan niya. Sabado ng gabi yon at wala akong pasok sa trabaho kinabukasan. Hindi ako tumanggi sa paanyaya ni Mara sa akin at sinamahan ko nga siya, Kuya Roms. Hindi ko ine-expect na ganoon pala siya kalakas uminom. Daig pa niya ako. Pakunti-kunti lamang ang aking inom sapagkat ayaw kong malasing.
Alam kong kailangan pa naming umuwi at kapag nalasing ako at malasing si Mara ay baka kung saan na kami pulutin kinabukasan. Sinasabayan ko lamang si Mara sa kung ano ang trip niyang gawin hanggang sa mahalata akong natatamaan na nga siya ng alak na nainom niya. Panay na kasi ang tawa niya sa mga simpleng bagay na sinasabi ko sa kanya. Nais ko na sana siyang yayaing umuwi ngunit nagmatigas siya kaya naman gumawa na lamang ako ng paraan para mahila na siya nang kami ay makauwi na Kuya Roms. Nagpa siya kung doon na muna dalhin si Mara sa boarding house ko. At sa dami ng susi ni Mara ay hindi ko alam kung saan ang susi ng unit niya. Mahihirapan pa siguro ako bago ko maipasok si Mara sa unit niya. Akay-akay ko si Mara sa balikat hanggang sa makapasok kami sa boarding house ko. Kaagad kong ini-on ang ilaw at umambad sa akin ang maliit ngunit malinis kong silid. Sa dulo ng kama ay naroon ang maliit na mesa kung saan ako kumakain. Sa kabilang side naman ay naroon ang aking maliit na lutuan na halos hindi ko naman nagagamit at sinanay ko na lamang sarili na bumili ng mga lutong pagkain. Dinala ko si Mara sa aking higaan at doon siya iniupo. Nakapikit na mga mata niya ngunit ayaw niyang bumitaw sa aking balikat. Hanggang sa mapangiti siya at sinabing gusto niya akong mayakap. Bagya akong natigilan at tiningnan ang magandang mukha ni Mara. Gusto kong ulitin niya sinabi niya at hindi nga ako nabigo. Kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi ko pagkuway dahan-dahan kong inangat ang mukha ni Mara gamit ang aking kanang kamay. Iminulat niya mga mata at nagkatitigan kaming dalawa. Wala akong ibang naramdaman kundi pagnanasa ng mga oras na yon, Kuya Roms. Posibleng natamaan na rin ako ng alak na aking nainom dahil nga pagod din ako. Mabilis kasi ang malasing kapag ganoong pagod ang aking katawan. Sa hindi ko malamang dahilan ay unti-unting lumalapit ang mukha ni Mara sa aking mukha. Tila ba balak niya akong halikan? Hindi ako gumalaw at hindi man lang umiwas nang maramdaman ko ang paglapat ng mga labi ni Mara sa aking mga labi. Tila ba bigla akong sinilaban sa init ng aking naramdaman. Ilang saglit pa ay kusa akong tumugon sa mapangakit na halik na iyon ni Mara. Hanggang sa humantong kami sa kama. Tila ba walang kahit na anong makapipigil sa init na aming nadarama ng mga oras na yon at halos ayaw mahinto ang halik na aming pinagsasaluhan. Nakakadarang. Iyon ang una kong halik, Kuya Roms. Ganoon pala ang pakiramdam na may hinahalikang babae. Halos gusto ko nang makalimot at mag-fast forward sa mga nangyayari. Alam ko na kung saan haanto ang halikan naming yon. Kaya naman, hindi ko na pinatagal pa. Kahit pa paano ay may ideya rin naman ako sa kung ano ang akin dapat gawin. Unti-unti kong inihiga si Mara sa aking higaan. Ramdam ko malambot niyang katawan sapagkat bahagya ko siyang dinaganan habang nananatiling magkahinang ang aming mga labi. Narinig ko ang ingay na kumawala sa lalamunan ni Mara hudyat na nagustuhan niya ang halikan namin. Pinag-igi ko pa ang paghalik sa kanya habang naglalakbay sa iba't ibang dalawang kamay. Hindi iyon mapakali sa iisang sulok lamang hanggang sa binala ko ng alisin ng pangitaas ni Mara. Hindi naman ako nabigo at hinayaan lamang niya ako. Tumambad sa harap ko ang isang napakagandang tanawin. Halos mapanganga ako sa hugis ng bagay na nasa kanyang harapan. Hindi na ako nakapaghintay pa at akin na iyong sinong gaban
Sunod-sunod na maingat na halik ang aking ginawa sa bawat tuktok ng bagay na iyon na siyang namang ikinaangat ng katawan ni Mara. Halos hindi niya malaman kung anong gagawin at napakapit na lamang siya sa aking braso at batok. Sa kinis ng balat ni Mara ay tiyak na kahit na sinong lalaki ay mahalina at hindi man didiring halikan at tikman ang kanyang balat. Walang katulad sa ganda, Kuya Roms. Naririnig ko ang sunod-sunod at mga mararahas na paghinga ni Mara sa aking bawat paghalik. Base na rin sa aking mga napapanood ang aking mga ginawa. Alam kong ng mga oras na iyon ay nagugustuhan ni Mara ang aking ginagawa. Bumaba pa ang aking halik mula sa Mara. Walang bakas na nanganak siya. Ganoon siguro niya kung alagaan ang sarili. Hanggang sa napagpasyahan kong tanggalin na ang pang-iing niya at mas magandang tanawin pa ang aking natanaw. Sobrang linis yon at walang kahit na anong sagabal. Pinaka titigan ko muna yon bago hinaplos gamit ang aking kanang kamay. Bahagyang napaiktad si Mara sa aking ginawa ngunit hindi niya tinutulan yon. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil at akin na iyong sinunggaban. Saglit kong tinikman yon at nalasahan. Kakaiba ang lasa ngunit nagdagdag iyon ng init sa aking katawan. Bigla akong nadarang kaya dali-dali ko na rin tinanggalang. Nang maialis ko na ang lahat ay walang ano-anong inayos ko na ang pwesto sa ibabaw ni Mara. Hindi na ako nakapaghintay kahit pa hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Gagayahin ko na lang siguro ang aking napapanood nang sa ganun ay magawa ko ng tama ang ganoong bagay. Kampante naman akong hindi masasaktan si Mara sapagkat may anak na nga ito kaya naman hindi na ako nagulat nang madali ko lamang napag-isa ang aming katawan. Ganun pa man ay ramdam ko ang kakaibang kiliti na dulot sa akin ng magkaisang katawan namin ni Mara. Mainit at bahagya ring masikip. Iyon ang pakiramdam ko kaya naman kusa akong napapikit. Ganun pala ang pakiramdam kaya pala maraming tao ang nahuhumaling sa gawaing yon. Kasi ganoon pala yon kasarap. Napakagatlabi pa ako nang aking tingnan ang mukha ni Mara. Naliligayahan siya sa aking ginawa. Nagsimula na akong gumalaw ni Mara. Mas tumindi tuloy ang sensasyong aking naramdaman at sabay na umawang ang mga labi namin ni Mara. Sa ilang segundo pa lamang na paggalaw ay naghahabol na kaming pareho ng aming hininga. Hindi dahil sa pagod kundi dahil sa ligayang aming nararanasan. Ilang sunod-sunod at madiin pang galaw at hinuli ko ang mga labi ni Mara. Nalalasahan ko pa rin ang alak sa bibig niya at kulang na lamang ay doon ang malambot na labi niya. Napapasingap tuloy abang patuloy kong hinahalikan at mas binilisan pa ang aking paggalaw. Maya-maya lamang ay naramdaman ko na tila ba mapapaaga yata ang pagdating ko sa dulo. Siguro ay dahil iyon ang aking unang karanasan. Hindi ko na kinaya pa ang pagpigil at akin nang itinanim ang aking mga binhi sa kalumara. Walang katulad na ligaya ang aking nadarama at napasubsob sa mukha ni Mara. Hindi pa ako tapos, gusto ko pa ng second round. Ngunit, magpapahinga muna ako ng ilang segundo. Batid ko kasi na nabitin si Mara at inunahan ko siya sa pagdating sa sukdulan. Umangat ako ng tingin at nakita ko ang mukha ni Mara. Halos hindi siya mapakali kaya naman muli akong gumalaw sa ibabaw niya. Segundo lamang ang lumipas ay muli akong nakaramdam ng ligaya at narinig ko ang sunod-sunod na mahihinang ingay ni Mara. Alam kong malapit na rin niyang maabot ang paraiso kaya mas lalo ko pang binilisan ang paggalaw na tila iyon. Masisira na. Muling sumiti ang aking pakiramdam at dinakmang habang patuloy sa mabilis na paggalaw.
Ayaw ko matapos ang tagpong yun. Iyon na yata ang pinakamagandang gabi ng buhay ko.